Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Kamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang sobrang trabaho at paggawa. Ang sobrang trabaho at paggawa. Mamaya naman alam natin po na ayaw ng Diyos ng tamad, di po ba? Sabi nga sa kalawang Tesalonica 3:10, ang tamad ay hindi dapat pakainin. Alam po natin pong katamaran, nagbubunga po yan ng kahirapan at paggawa pa ng mga kasalanan. Bigman na sa isang banda naman at rinbantayan ang sobrang trabaho at paggawa. Baka tayong katrabaho mga minamahal para pwede na kumita, baka naman po kahit nagkatrabaho ng sobra dahil yan po ay dahil na sa ating paghahangad na dahil po sa ibig nating yumaman na para bagang ating minamahal lang po ang pera. Sabi nga po sa Hebreo 13:5 na huwag tayong magmukhang pera at masiyahan na tayo sa anumang nasa atin. Kaya tayo po hindi iiwan o pabayaan ng Diyos. Di ba tayo mga minamahal? Baka sobra kayo magtrabaho dahil tayo po ay naghahangad ng labis na yaman o pera. Ganyan mga nasa ating gawain para sa Panginoon. At di ba tayo mga minamahal? Tayo gumagawa mga minamahal. Baka naman tayo gawa ng gawa dahil po sa pagmamalaki, pagmamayabang o pride. Baka tayo po ay naganais na gumawa sa Panginoon para lamang tayo po hangaan ng mga tao. Samantalang po ang dapat turan si Moses na siya po ay nagbigay po ng trabaho sa iba. Ibinigay niya ang trabaho sa iba dahil siya rin po ay kailangan magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Mamahal, maaaring tayo nagkakasakit na. Pasibli mga minamahal tayo po inahayaan ng Diyos na magkasakit upang ipaalam sa atin na sobra na po ang ating trabaho at paggawa. Lalo mga minamahal, kung tayo po ay nagalabag sa urusan ng Panginoon, dapat sa 7 araw, pero dapat araw po ng pahinga. Sabi nga po sa Exodus chapter 23 verse 12, na 6 na araw tayo magtrabaho, ngunit sa 7th araw, sa 7th araw po, ay tigil naman ang ating paggawa upang tayo po magpahinga. Ba po mga anak niyo, mga minamahal, asawa niyo, nagreklamo na, na wala kayong panahon para sa kanila. Dapat tayo makinig mga minamahal sa kanila. Maka tayo na sobra na sa trabaho at paggawa. Kaya maganda mga minamahal na maging masipag, syempre, no? Sa trabaho, sa negosyo o sa ating trabaho para kumita, kaya sa gawain ng Panginoon. Kaya mga minamahal, anumang bagay na sobra, yan po ay maaring masama na. Kasama po dyan ang sobrang paggawa at trabaho. Kaya mga minamahal, mag-ingat po tayo sa sobra. Maraming salamat po.